Daan-daang mga armas, nasamsam ng Calabarzon TNT. Umabot sa 778 na armas na kinabibilangan ng iba't ibang kalibre ng baril, ang nasamsam ng mga kapulisan na nasa ilalim ng Calabarzon TNT na pinamumunuan ng kanilang regional director na si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas. Ang mga nasamsam na armas ay mula noong ika-1 ng Oktubre hanggang ika-13 ng Disyembre taong kasalukuyan, bilang bahagi ng implementasyon ng Oplan Katok ng PNP. Habang nasa 169 na dito ang nasampahan na ng kaukulang kaso, ang iba naman dito ay nananatiling nasa kustodiya ng PNP habang inaayos ng mga may-ari ang pagpaparehistro. Ayon kay Lucas, karamihan sa mga nasamsam na armas ay sumasailalim pa sa ballistic test upang malaman kung ang mga ito ay nagamit sa krimen. Idinagdag pa ng PNP Regional Director ng Calabarzon, sinisikap ng kanilang mga kapulisan na mapanatiling ligtas at mapayapa ang bawat mamamayan sa kanyang nasasakupang rehiyon, lalo na itong panahon ng Kapaskuhan kung saan inaasahan ang pagtaas ng mga insidente ng pagnanakaw at pag-hold up. Unlicensed firearms, pwede po silang magpag-coordinate sa ating kapulisan because yung mga police stations natin may mga hotline po kung ayaw nilang makakilala, then pwede nilang itawag. Nanawagan naman si Lucas sa lahat ng LGU na ipagbigay alam kaagad sa mga lokal na himpilan ng kapulisan sa kanikanyang lugar ang kanilang mga nalalaman o nababalita ang may mga individual na nag-aalaga ng mga armas lalo na ang mga hindi rehistradong mga baril. Sa mga nasabing mga personalidad na nasamsama ng baril, isang incumbent na public servant ang inaresto din dahil sa pangangalaga ng hindi rehistradong baril. Hindi naman idinetalye pa ng PNP Regional Director ang pagkakakilanlan ng nasabing politiko. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.